patuloy namin kayong paglilingkuran sa pagitan po ng bagong paglilingkod na ito at krusada sa kabukiran at kabuhayan. Sama-sama natin linangin ang ating yamang pagsakahan at pangkabuhayan. Palaguin ang ating mga kaalaman sa paghahasik, pagtatanim at kalakalan. Ipunin ang mga gintong kaalaman at karunungan sa makabagong paraan. Hasik na mga dalubhasa sa larangan ng kabukiran at kabuhayan. Sa kabukiran, at kabuhayan, kasama ang batikang broadcaster na si Kakang Rod Eason at pangkat kabukiran. Ako po ang lingkod si Rod Eason sa kabukiran at kabuhayan, kasama ang pangkat kabukiran. Magandang umaga sa ating pong mga taga-subaybay sa loob at labas po ng ating pong bansa. Siyempre po, ang napakarami nating mga taga-subaybay sa mga kanayunan ng ating mga suki na mga magsasaka, mga mangisda, mga pangkaraniwang mga negosyante na patuloy na umaasang mabibigyan natin ng mga mahalagang impormasyon sa larangan ng pangkabuhayan, pansakahan. Kumusta na po kayo? Abay, tapos na po itong eleksyon. Medyo sulong-sulong na ang ating pong bansa. Ang bilis po ng panahon, ngayon po ay 14 sa buwan ng Mayo. Ako po inyong lingkod, si Rod Eason, inyong pong makakasama sa loob ng 2 oras na paglilingkod bayan at paghahatid ng mga mahalagang impormasyon. Siyempre po, kasama natin sa loob ng 2 oras na yan, ang pangkat kabukiran. Kasama po ang aking co-host na si Cheraline Cheche Vega Masikat. Sabi nga po ni Kalino Bowa, Laking Laguna, Dugong Batanggenya, apo ng magsasaka ngunit takot sa pandemya. Bahagyado pong lumago ang produksyon ng palay at mais po sa ating pong bansa sa una pong bahagi ng taong 2022. Ito ay sa kabila po ng hindi paglago ng sektor ng agrikultura sa unang quarter po ng taon. Sa inilabas pong datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas po sa 4.64 million metric tons ang produksyon po ng palay sa unang quarter po ng taon. Mas mataas ito ng 0.2% kumpara po noong unang quarter po ng 2021. Samantalang nangangamba naman po ang Department of Agriculture na bababa ang produksyon sa mga pangunahing patanim sa mga susunod pong buwan dahil po sa patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo at iba pang hamon sa sektor ng agrikultura. Ngayong araw na ito sa ating gintong butil. Gintong butil. Maiksi lamang ang buhay sa mundong ito. Sadyang kay bilis ng pag-usad ng panahon. Ang lumipas ay hindi na muling magbabalik. Maging masaya tayo, maghalak at gawing mahalaga ang bawat sandaling dumarating sa ating buhay. Gintong butil ni Carol Iso. Narito naman ang mga pagbati ng ating mga kasangga sa programang ito sa panguna ni Agriculture Secretary William Dar at nang magsasaka na rin si Director Carlo J. Caparaz. Ako po si Secretary William Dar, Manong Willy, ng kagawaran ng pagsasaka ay taus-pusong bumabati sa patuloy na krusada ng sa kabukiran at kabuhayan radio program na mapaglingkuran ang ating mamamayan, particular ang mga magsasaka, mangingisda at mga negosyante sa agrikultura sa pamamagitan ng inyong malaganap na palutuntunan sa kabukiran at kabuhayan sa radyo sa DWIZ ay
ipahatid ninyo hanggang sa dulong nayon sa Pilipinas ang mga napapanahon mga balita sa agrikultura, mga bagong inobasyon at teknolohiya na magagamit ng ating mga magsasaka at mangingisda, kasama na ang mga agripreneurs ng ating bansa sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Batid ko po ang krusada ng Pangkat Kabukiran sa pamumuno ni Ka Rad Ison ay maiangat ang kabuhayan ng ating mga magsasaka at mangingisda. Kaya nga po, kaysa ninyo po si Manong Willy, sampunan ng mga kasama sa kagawaran ng pagsasaka na matulungan mapataas ang ani at kita ng ating mga magsasaka at mangingisda. Dalangin ko sa may kapal ang inyong radio program sa kabukiran at kabuhayan ay magsilbing daluyan ng kamalayan, kaalaman at karunungan upang mapagtagumpayan ni natin ang hamon na matamo ang sapat na pagkain sa ating bansa. Muli po, ito ang inyong Manong Willy, bumabati at nagaanyaya na makinig tayo tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa palatuntunan sa kabukiran at kabuhayan. Hindi lamang po para sa akin, kundi maging para sa inyo, ay mahalaga ang programang sa kabukiran at kabuhayan. Yung ganito pong klaseng mga mapapakinggan ninyo sa radyo at mapapanood ninyo sa television ay malaking tulong po sa panahon na ito. Dahil po sa nangyayari sa ngayon, kailangan natin ang mga luntiang gulay, mga sariwang prutas. E dito po sa programa ni Paring Rod Ison at Pangkat Kabukiran, nariyan po lahat ang pamamaraan kung paano ang maitatan ninyo ng maayos, kung paano ninyo palalakihin ang mga halaman, ang mga prutasan, kung paano ninyo mahalagaan. Tumutok po kayo sa programa nila tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa DWIC. Tayo po. Sabay-sabay tayong manood at masisihan kayo lang. Patuloy nating linangin ang ating yamang pansakahan at paunlarin ang kabuhayan ng bansa kasama ang Batikan at magsasakang broadcaster na si Rod Ison tuwing Sabado alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa Kabukiran at Kabuhayan. Samantala sa ating Tuklas Kaalaman, alamin natin itong report kaugnay ng maunlad na kabuhayan sa pangisdaan sa report ni Cheraline Cheche Vega Masikat. Sa halos mahigit 41 taon, ang ikinabubuhay po ni Mang Vic Santos ay ang mga isdang bangus, ipon, sugpo at alimango. Ano po ba ang sikreto niyo, Mang Vic, at halos araw-araw ay nakakapag-supply po kayo nitong mga isdang ito? Ang sikreto ko po sa pangisdaan eh, sipag lang po, tsaka sa loob ng 72 hectare, pinapaikot ko po yan. Minsan, humahabis kami, naglilinis kami, nagbubulis kami ng fingerlings, nagpapalaki kami, kaya mas madaraso kami humuhuli. Mga daano po karami ang inyong pong mga na-harvest po ng mga alimango, hagsog po, at saka po ganun din mga hipon, at saka bangus? Conforme rin sa tubig kasi, ma'am eh. Minsan, maganda ho ang harvest namin, minsan eh. Hindi naman masyadong maganda. So, paano po ba yung pamamaraan po ng pag-aalaga po ninyo ng isda? Pwede po bang pagsamahin yung halimbawa ay bangus at saka po alimango sa iisa pong palaisdaan? Sama-sama po sila. Alimango, hipon at bangus, tilapia. Kaya lang po, sa pan preparation, kailangan iba-iba. Hmm. Hindi po pwedeng pagsabay-sabay ng bulos. Kaya lang po, kanya-kanyang kahon. Ano po yung mga nauna po? Pwede po sabay-sabay. Kaya lang po, iba-ibang kahon lang muna po.
Tsaka pagkayari o pagsasama-samayin na lang ko lang. Yung bangus mga ilang buwan bago po ko siya pwede i-harvest? Kahit na tatlong buwan lang umaharvest na kami. Misa no, apatan yun, lima. Pero pag nag-edad doon ng 4 months to 5 months ang bangus, misa no may kalahating sila na ko isa. Ang hipon po? Kaya lalong malaki ho yung hipon pag inabot ko ng 4 na buwan. Ang alimango naman po? Ang alimango, conforme din doon sa binubulos namin, pag malalaki na ho yung binubulos namin, singgilan, dalawang buwan at kalahati lang din. Pero pag binubulos namin, yung tinatawag namin langaw-langaw, agal limang buwan ho yan. Ano pong pinapakain nyo sa mga alaga nyo pong mga isda, Mang Big? Ngayon, ang pinapakain ko ngayon sa mga tilapia ko at saka sa bangos, yung mga biyo ho ng gardenia, Mr. Donut, yung mga biyo lang ho nila kinukuha ko. Pagdating po doon sa mga sakit na mga isda, wala po kayong mga nagiging problema po dito? Marami din ho kami nagiging problema dito. Nakakaroon din ho kami ng mga piskin. Kaya lang ho, pangkaraniwan na ho siguro dahil sa pabago-bago ho ng panahon. Pero hanggang ngayon, okay pa rin ang pamamalasdaan. Nakakasabay pa rin kami. Kumikita pa rin kami. Ang kalaban ng alang namin minsan, yung kalamidad. Pero doon sa mahigit 41 years po ninyo na dito po sa pamamalasdaan, ano naman po yung mga masasabi niyong naganansya niyo na po dito sa pag-isda? Basta ako, sa pamamalasdaan, lahat po ng properties namin, naipundar namin, galing po sa palasdaan. Isa po sa pinakamagandang hanap buhay at saka nakakalibang po. Bilang panghuli po, Mang Vic, ano yung mga maipapayo niyo po dun sa ating mga kababayan na nais din naman pong pasukin ito pong pagpapalaisdaan? Ang pamamalaisdaan po maganda. Kaya lang, hinahanap lang ko kayo na talagang tao magiging kasama niyo sa palaisdaan. Kung gusto niyo naman nung matuto sa pamamalaisdaan, yung lugar ko, ino-offer ko yung nalalaman ko sa loob ng 4 taon, pwede kong i-share sa iba. Tahong bayad yun. Actual ho yun, hindi ho sa blackboard. Yun, libre. Libre na simula sa pan-preparation, sa pagpapakain, pagpapalaki ng isda, kung paano ibenta isda, pag-harvest, lahat ho matututunan. Kung matyaga lang ho kayo. Open po kayo dito? Lagi po ba kayo nandito sa inyong farm? Monday to hanggang Sunday po? Wala ho kami day of visa do. Kahit na anong araw, nandito kami. Pasko, bagong taon. Kailangan umuli ho kami pag may uulihin. At yun nga po ang sinasabi natin, katulad po ni Mang Big Santos, kapag ka po may tiyaga dito sa palaisdaan, ay sigurado po kayong sagana ang inyong bangus, hipon, subo at alimango. Tuklas kaalaman, tagtag karunungan. Ayan po ang panayam ni Cherilyn Cheche Vega Masikat sa ating maunlad ng kabuhayan sa pangisdaan kay Ginoong Vic Santos. Napag-uusapan po si Ginoong Vic Santos. Nasa rin natin si Ginoong Vic Santos, ang isang fish pan operator. Magandang umaga po, Kabik. Magandang umaga po, Paradison. Kumusta na po kayo at kumusta po ba yung pamamalaisdaan ngayong panahon po ng Tagaraw? Sa ngayon po, okay pa rin po. Kagaya rin po nung ibang mga negosyo nung nakaraan, lagi yung problemado ng konti dito sa pandemic, pero ngayon po, okay na po ngayon. So, sa panayam ni Cheche, ilang taon na kayong namamalaisdaan? Nagsimula po ako 1978 So, bali, ilang taon na ngayon? 44, magpo 44 years na po. Abay, ang tagal nang ibig sabihin pala nito eh, kapag pinag-usapan ang pamamalaisdaan, talagang kayo'y veteranong veterano. So, isa-isahin nga po natin sa mga ngayon lamang nagbukas ng kanilang mga radyo at naka-live sila sa FB at sa YouTube, turuan natin sila ng tamang pamamaraan sa pamamalaisdaan. Pero ang tanong ko, may pera po ba talaga sa pamamalaisdaan? Pa. Meron po ba talagang magandang pagkakakitaan o may pera sa negosyong ito? Ang palaisdaan po, isa sa pinakamagandang hanap buhay po. Kaya lang, kung matututukan niyo po, talagang maganda po. Kung sila po'y pipili ng palaisdaan, ano po ang maipapayo ninyong magandang lugar o yung magandang klase ng palaisdaan? Paano po ba yung pamimili ng magandang palaisdaan? Yung pamimili ng palaisdaan, kami ho, basta malapit to sa mga kaidugan at may tubig kami dumarating na galing ng
ang galing sa Manila Bay, okay na po yun. Kaya lang, oh, meron pong konting problema ngayon ng mga tubig na ginagamit namin. Mm-hmm. Yun pong nanggagaling ng Manila Bay, total na in-interview nyo na ako, matagal ko lang akong sinasabi ko kahit na kanino. Mm-hmm. Ang problema ko ng mga fishpan operator ngayon, eh, yung ginagamit namin na tubig. Yung pong nanggagaling sa Manila Bay. Ano pong problema? Madumi na? Miss, ano, hindi ko namin na kukuha. Biglada lang kung yung mga alagaan namin ngayon. Namamatay? Namamatay. Pag nakapagpapasok kami ng tubig, hindi ko namin na ako sa tansyak ko. Tubig ko ang nagiging problema namin ngayon. Ayun. Pero, so sa tindi na ng pollution at maduming tubig ng ating karagatan ngayon, ito ay nagiging isa ng malaking banta ng problema sa negosyo po ng pamamalaisdaan. Ay, totoo po yun. Ano naman po yung mga inisyatibang ginagawa ninyo, particular kapag ito'y pumasok na sa inyong palaisdaan upang ito'y maging maayos na tubig? Ay, hindi po namin alam. Misa po, pag-ada kasi dyan lang ko kami kumukuha ng tubig sa Manila Bay pag high tide. And misa, ano, hindi po namin alam kung bakit nagkakaganong yung mga alaga namin eh. Mm-hmm. Bigla na lang kung misa, ano, ala pang isang buwan, dalawang buwan, pumabaksa ko yung mga alaga namin, ipon, lalo na, no? Ako sa akin na sarili, nanggagaling ko yung problema sa Manila Bay. Ayun, kaya, sana'y nakikinig ngayon ang Department of Environment and Natural Resources at iba pang ahensyang may kinalaman dito. At ito yung saring hamon sa bagong papasok na administrasyong Bongbong Marcos. At sana'y mapagtuunan ito ng administrasyong Bongbong Marcos at Sara Duterte ang iba yung proteksyon sa ating karagatan, sa ating katubigan, sapagkat ito'y matinding epekto, hindi lamang doon sa mga likas na isdang nabubuhay dito. Ito'y perwisyo rin sa ating mga negosyanteng katulad po ninyo, Kabik. Oh, hindi lang po sa katulad yung mga namamalaysaan, pati po yung maliliit na mga mangisda dito sa sakop ng Pampanga, Bataan at Bulacan. Mm-hmm. Dapat po yung source po namin ng tubig, yan po nang gagaling eh. Hindi po kagaya nung araw, pag nagpulot po yung nasugpo, pagkayari lang po ng tatlong buwan, apat na buwan eh, medyo magandang-maganda na ang harvest niya. Ayun. Ngayon po eh, medyo problemadong lahat po ng namamalaysaan, medyo problemado na po ngayon. Kaya tama-tama po yung pagkakakunin sa atin para maiparating po namin mga fishpan operator, hindi lang dito sa Orani at sa Bataan, maging sa Bulacan at Pampanga. Mm-hmm. Yung problema ko ng mga nabubuhay sa katubigan dito sa Central East, dito sa Tatapakupa po ng tatlong probinsya. Mm-hmm. So, balik tayo sa pamumuhunan at pagninegosyo ng palaisdaan. So, sa isang ektaryang palaisdaan po ba, magkano po itong dapat maging puhunan kung ikaw'y mag-aalaga po ng tilapia? Kung conforme po sa kasi ang buwisan po ngayon, kung isasama niyo po ang buwisan, ang pamumulaisdaan po ngayon, per hectare ang yung pong list namin dito, yung iba, 40,000, 30,000. Mm-hmm. Isang taon to, isang hektarya. Mm-hmm. So, sa isang hektarya, more or less, dapat magkano maging puhunan kasama na ang pag-aalaga kung ikaw yung mag-aalaga ng tilapia? Sa isang hektarya, kung magbubulis kayo ng mga at 30,000 isa per hectare, bumumuhay lang po kayo ng mga hanggang 200,000. Ayun. Per hectare po yun. Walang to, mga 150 hanggang 200,000. So ito yung sa tilapia at sa bangus? Apo, sa tilapia lang ko to. Sa bangus po, medyo mataas ng konti? Kapag sa bangus po at alimangot ipon,
medyo mataas po ng konti ang kondo na kasi po medyo... Ay, mas malakas pala po sa tilapia ho. Mas matakaw. Mas nagpipinch po kami sa tilapia eh. Mm-hmm. Ang malakas yung gaso sa tilapia, yun ang pinch. Ayun. So, sa ngayon, ano yung patok na, na inaalagaan po ninyo, particular po dyan sa Orani, Bataan? Ako, inaalagaan ko kayo kadalasan nito, hip yung bananay ho, hip at saka alimangot, bangos. Hipong banamay. Ito po, katulad po ng ipinakikita sa ating larawan, dito sa ating screen ng telebisyon, ang banamay po, gaano po katagal ito bago po ito anihin? Yung banamay yun, minsan no, pag maganda ho yung tubig at maganda yung pag-aalaga nyo. Minsan no, dalawang punat kalahati, 70 days, pwede na ho kayo magsimula eh. Mm-hmm. Dalawang punat kalahati, so kikita na. Magkano naman po isang kilo na bibili itong banamay sa panahong ito? Nung nakaraan ng harvest namin, dalawang buwan at alapang tatlong buwan, natin 310 ho eh. Yung isang kilo? So ito'y mula dyan sa palaisdaan mismo, farm gate price to. Pero pagkadating to sa palengke, magkano na ito isang kilo? Ay, tumataas na ho yun. Nagiging mga 350 na ho yun, 400. Ano po yung pagkakaiba ng hipong banamay sa hipong puti na tinatawag at sa suwahe? Ang banamay ho eh, nung natatanda ko nung mga ilang taon ho, nakabano sa atin yan eh. Mm-hmm. Pero ngayon ho, lahat ho ng mga fishpond operator, kadalasan ho yun ang inaalagaan, banamay tsaka suko. Mm-hmm. Napakadali po bang aga-alagaan itong banamay? Sa tingin ko po, mas maganda po sa tipong pumalasdaan. Mas maganda po ito. Ayun. Ano po yung pagkakaiba niyan sa suwahe na tinatawag? Kaya yung pinakikita rin namin dito na klase ng suwahe. Yung pong suwahe kasi dito sa fishpond, sa palasdaan, kumbaga sa kanang singaw lang sa amin yan eh. Singaw. Pero masarap na klase ng hipon to. Ayun ang pinakamasarap na hipon dito sa lugar natin. Kahit na palagay ko kahit sa ano yung suwahe. Ayun. Yung hipon puti naman, ito naman ay ani sa dagat. Ako yung mga nakuhuli ko ng mga bagang malalaki. Yung mga troll dyan ang mga hipon puti. Ayun. Yung sugpo. Ano po yung dahilan at medyo matumal yata itong pag-aalaga ng sugpo ngayon ng mga fishpond operator? Eh, yung meron pa rin yung nag-aalaga ng mga sugpo, pero karamihan yung nag-aalaga ngayon. Mas marami na yung nag-aalaga ng banamay. Mm-hmm. Meron pa rin yung nagsusugpo. Mas mabilis kasi itong balik ng puhunan itong banamay. Bisa niya, tatlong buwan pa lang, at talawang buwan at kalate. Mm-hmm. Talagang pwede na. Pero yung pong sugpo, gano'n po katagal bago ito anihin? Eh, sugpo, apat na buwan po yan, pataas po eh. Apat na buwan pataas, depende po sa klase ng pag-aalaga. Yung pong alimango, paano naman po ito inaalagaan at pinalalaki? Eh, alimango, inahalo lang ko namin sa mga hipon at bangos yan. Eh. Mm-hmm. Kung formi ko doon sa ibubulos namin, pag ang order ko namin pinggalis, yung singgila namin tinatawag, mm-hmm. yun ang mga alapang tatlong buwan o tatlong buwan, pwede na kami magsimula ko doon. Pero ngayon, mukhang napakamahal ng alimango. Magkano na po ba pumapalo isang kilo ngayon ng alimango? Dito sa Peaceporto kasi namin, hindi ako porcido dito eh. Pero piraso? Pero pag kukuha ninyo, yung mga conforme sa klase ng alimango. Halimbawa po, yung babae na kapag untawagin ni putok-batok, yung talagang napakataba, magkano isang piraso po niyan? Dito sa amin sa Peaceport namin, minsan nakakalagaw ng 400 yun, 300. Isang piraso? Isang piraso ho. Meron tinatawag na bakla, mas mahal ba to o mas mura? Pinakamahal yung bakla. Minsan no, nagpa-500 doon, isang piraso, kumpon yun sa laki. Yung lalaki po? Yung mahal din ho ang mga lalaki. Ang lalaking mahal ho, pag tumitimbang na ho ng 8 grams pataas, libo na ho ang halaga na ng isa. Isang piraso, libo na?
Ah, basta tinimbang na ho ng 800 patas na ho, isang kilo, libo na ho halaga. So lumilitaw, isang piraso ng alimango, almost 1 kilo, o more than 1 kilo pa isang kilo ng piraso ng tinatawag nating siyakang o lalaking alimango. Bira naman na yun, tinatawag namin mga laon. Laon na, talagang may edad na ng konti. Ang paborito itong paborito ito ng iba sapagkat maganda ang laman ng sipit. Pag yung mga lalaki. Pero sa karanasan po ninyo, ano yung pinakamasarap po? Yung babae, bakla, yung lalaki po na alimango? Ayun yung bakla, pinakamasarap po. Ano po yung pagkakaiba ng alige ng bakla sa lalaki at sa babae? Yung alige ho kasi ng mga bakla ho. Kulay dilaw ko yun, tsaka malambot lang ko, hindi kagaya ng babae. Mm-hmm. So, tinatawag namin yung pagkulay na ko yung mga babae. Tawag-tawagin namin. Masyadong matigas, matigas yung taba ng ng babae. Tsaka putok-bato ko ang tawag ko namin doon. Yung sa lalaki, medyo anong kulay po yung taba nito? Ayun o, parang may siya na pag mandilaw-dilaw yung tabahan ng lalaki, maganda rin na sa lalaki. Pero meron ding berde yata ako minsan nakikita. Bira naman ko yung paglumbuto ang kinakain. Pero kung gusto mo yung maraming laman, mamili ka ng babae, ng lalaki. Yung lalaki o, mas maganda ko yung lalaki. Pag gusto mo ng laman, kung gusto mo naman yung maraming aliging putok-batok, babae. Babae o. Kung gusto mo naman yung kainaman, talaga yung sa bakla ka pupunta. Sa binabayo, tinatawag namin bakla ko. Ayun. Ito naman pong pag-aalaga po ng bangus, hindi naman po ba ito maselan? Hindi naman o, dahil kasi magkaganda lang o sa bangus. Kung ilan ang binulos nyo, kung nagbulos kayo ng mga 10, ang aanihin nyo, 10 rin. Mm-hmm. So isang kung 10,000, huwag lang kayong mananakawan no? At saka magkakaroon ng problema. Mm-hmm. Kung hindi lang na binulis nyo, ay lang aanihin nyo. So mas hindi katulad ng sugpo, ng hipo, namamatay? At saka hindi ho kagaya ng tilapia. Pag nagbulis kayo ng 10, pag naka-anim ho kayo, o 7 swerte na ho kayo. Ano po ang dahilan bakit umuunti? Sa tilapia ako, hindi ko humakuha. Bakit pa? Sa tagal ko naman blanda. So namamatay po ba o kinakain ng kapwa isda? Eh ko, kinakain ako, namamatay. Ganun lang ko ang pa namin basta sa tilapia. Ayun. So ibig sabihin, mas matibay ang bangus kaysa sa tilapia? Ganun lang sa pagkakaalam ko po ganun. Ayun. So, may nabanggit kayo minsan na pwede rin pagsabay-sabayin ang pagpapalaki ng alimango, hipon, tilapia at bangus sa isa pong ektaryang palaisdaan. Ay, kabi ho, hindi ho sa isa ektaryo. Nag-halo-halo ho namin yun sa malalaking parcela gaya ng mga meron kayo mga 10 hanggang 12 ektarya. Meron kayo mga 4 na taon. Pwede yung pagdating ng mga isang buwan, pwede nang pagsamasamahin na yun. Adyo, pinapalaki niya muna bago niyo pagsamasamahin. Iba-ibang kahon na lagay namin. Bakit po hindi pwedeng pagsabasabayin muna doon sa maliliit na bahagi? Kasi yung misa, no, yung hindi pare-pareho yung dumarating na si Milya. Pag ang dilate, medyo malaking darating yung si Milya. At yung alimango, langaw-langaw, pagkakanin lang po yung alimango ng tilapia. Mm-hmm. Kapag sinabi po nating langaw-langaw, gano'ng kalaki ang binhi po na to ng alimango? Maliliit lang po yung parang garapata lang po ng aso eh. Mm-hmm. So, mas maliit pa to sa kuko nating hinlalaki? Ay, maliliit po dyan. Maliliit po, malalaki. Parang garapata ko ng aso, laki ng kukuan. Ganun lang kalaki. Uh-huh. Kadalasan po ba saan kayo namimili ng mga binhi po ng alimango? Order ko kami minsan sa Bicol, sa Cagayan, kung saan ho kami available. Ayun. Minsan sa Quezon. Sa edad ninyong sa pag-aalaga po, pamamalaisdaan, sabi po ninyo patungtong na kayo sa 44 years ng pamamalaisdaan. Gaano kalawak ang pinakamalawak na naalagaan ninyong palaisdaan po sa inyong kapanahunan?
Umabuto nung namlast ano ako ng 1978, pagsimula ako sa 17 hectare. Mm-hmm. Pagkayari ko ng after mga 3 to 4 years, naging walang 400 hectare ko yun. Mm-hmm. Yeah. Panisipo ang binubuloso namin ng supo, alimango at saka bangos lang. Ayun. So, ibig sabihin, may magandang kinabukasan kapag nagsikap ka sa pamamalaisdaan. So, maunlad na kabuhayan sa pangisdaan. Kabik, tulad ng binanggit ninyo, kayo po'y handang magturo sa mga gustong mamalaisdaan ng walang bayad at libre. Sa akin po, actual po yun. Kung gusto nilang matuto, puntahan lang po nila ako. At saka, Sir Rodison, may sasabihin po sana ako eh. Sige po. Kasi hindi ko na babanggit sa inyo. Matagal ko na gusto sabi kanina ko sinasabi to eh. Kasi naalala niyo ba na nag-alaga ako ng cream dory dito sa amin? Yung pangasyos? Nung panon, marami na ako nakakausap sila. Dar Secretary, nakakausap ko na rin ako sino-sino sa dito sa Central Zone, sila Willy Cruz. Sa pamamalaisdaan ko, sa tingin ko, pinakamaganda ang alagaan ng cream dory. Opo, actually po, dyan sa Nueva Ecija, sa pamagitan ni General Tino Mayor Isidro Parilyaga, sinisimulan na po nila yung industriya ng pag-aalaga po ng Pangasius farming, itong Pangasius farming. Mamaya po, meron po kaming special na report. Kaugnay po nito, manood po kayo at makinig. At baka po maging kabahagi kayo sapagkat sila may mga contact po ng mga mamamakyaw ng mismong ani po ng mga Pangasius fish. Itong mga Pangasius po na to, binibili po nila at nagbibigay din po sila ng puhunan at nagbibigay din po sila ng pakain. Para na sa ganun po, ay yung inyo pong sarili lamang na pag-aari ay palaisdaan. Eh, mas maganda ko yun. Kasi kung mabibigyan niyo ako ng pagkakataon, paliliwanag ko eh. Opo, sa susunod po natin pagkakataon na Kabik, tawagan po namin kayo para mas mahaba po yung sistema ng pag-aalaga po ninyo ng sistema po para po sa Pangasius farming. Ayun, itong telephone number po ba ninyo pwede kong ibigay sa ating mga taga-subaybay? Nandito lang po palagi sa plaza. Ayun, ang telephone number po ni Mr. Vic Santos ay 0916-388-6293. Ulitin ko po, 0916-388-6293. At handa po siyang magbigay ng kaalaman sa larangan po ng pamamalaisdaan. Sa darating po mga linggo, muli po natin siyang kakapanayamin. Kaugnay naman po sa pag-aalaga ng Pangasius. O ito pong Pangasius farming. Maraming salamat po, Kabik Santos ng Orani, Bataan, sa ating Tuklas Kaalaman. Mabuhay po kayo! Mamaya naman po sa ating doon po sa amin sa Kanayunan ay makakasama natin si Kaipe Gabriel at si dating Parañaque City Mayor Florencio Jun Bernabe. Pero sa isa pang Tuklas Kaalaman, alamin natin ang sustansya ng patatas sa report ni Bea Katrina Karaig. Tuklas Kaalaman, dagdag karunungan. Benepisyong likas sa patatas. Maraming nalilito sa pagkakakilanlan sa patatas. Marami ang nagkasabi na ito ay isang prutas, ngunit ang katotohanan ay isa itong gulay. Ito ay isang gulay na hitik sa almirol o starch. Ito ay may siyentibikong pangalan na Solanum tuberosum at kilala naman bilang potato sa wikang Ingles. Kabilang ito sa pamilyang Solanacea o mas kilala bilang nightshade family kasama ang kamatis at talong. Kung iuugnay sa bansang Pilipinas, talamak sa Region 10 o Hilagang Mindanao ang kaniman ng mga patatas. Ngunit masigit pa ang porsyento ng mga malatagpuang tanim na patatas sa rehiyon ng Cordillera. Sa kaugnayan, mayroong 12 uri ng patatas ang kadalasang matatagpuan sa Benguet. At ang pinakapopular na uri ng patatas ay ang granola at igorota. Ito ang kadalasang mga patatas na makikita sa mga pamilyang bayan. Isa ang patatas sa pinakapopular na sangkap sa mga lutuing bahay.
Maaari itong ilahok sa adobo, nilaga, afritada, kaldereta, menudo, sopas, pesa at marami pang iba upang magdagdag sustansya sa mga lutuin. Maaari rin itong gawing merienda tulad na lamang ng pinakasikat na french fries, mashed potato o chips. Sa kaugnayan, marapatin din lamang na alamin ang limitasyon sa pagkonsumo ng mga ito upang maiwasan ang puro bisyo sa kalusugan. Sa pagtatanim naman ng mga patatas, ang temperatura ay isang malaking salik na dapat konsiderahin. Kung ang klima ay malamig, kinakailangan maghintay hanggang ang lupa ay maging 10 degrees. Bukod pa rito, kung maliit ang patatas, posible itong itanim ng sabay-sabay sa butas na pagtataniman. Samantalang ang malalaking patatas naman ay hinahati at hindi dapat ito bababa sa pagkakaroon ng tatlong mata. Itinatalang mahigit tatlong buwan, maaari na itong anihin. Ayon sa mga pag-aaral, ang patatas ay may vitamina C na tumutulong magmalakas ng resistensya ng katawan. Itik rin ito sa fiber na nakakatulong sa mga konserbatibo sa kanilang timbang, sapagkat ito ay may kakayahan na magpabusog ng mas mahabang oras. May magandang tulong din ito sa antas ng kolesterol at asukal sa dugo, maging sa kabuuang kalusugan ng puso. Mayroon din itong likas na katangiang antioxidants. Mayroon din itong taglay na iron kung saan mas nagpapabuti ng ating kondisyon ng katawan. Sinasabi rin na ang inihurnong proseso ng patatas ang pinakamasustansya dahil mas malaki ang tiyansang manatili ang mga sustansya dito. Sa kabuuan, ang patuloy na pag-unlad ng pagkain patatas sa iba't ibang anyo ay mas nagpapakita ng malaking kahalagahan nito sa araw-araw na pamumuhay. At magandang gamitin ito na alam ang likas ng mga benepisyong taglay. Para sa Tuklas Kaalaman, Dagdag Karunungan, Kabukiran at Kabuhayan, ako si Bea Katrina Karain. Tuklas Kaalaman, Dagdag Karunungan. Samantala, doon po sa amin sa Kanayunan. Doon po sa amin sa Kanayunan. Ay, ito pong himpilang may todong lakas, DWIC882, ay niyo pong napapakinggan nationwide sa ating AM radio. Tayo po ay live din sa YouTube at sa ating at sa FB page po ng DWIC. At ang maganda po, aba ito pong DWIC ay napapanood na po sa Digital Free TV Channel 23. Available din po sa digital TV devices gaya po ng ABS-CBN TV Plus, GMA Affordable Box, Sulit TV at iba pang mga digital TV receivers. Ibig sabihin po nito, ang himpilang may todong lakas na DWIC ay patuloy na pinalalakas para sa serbisyong ubod lakas para mabigyan ng magandang impormasyon at kaaya-ayang impormasyon ang mga mamamayang Pilipino. Samantala, nasa linya natin ang ating dalawang kasamang eksperto kapag ang pinag-usapan natin ay organic fertilizer. Nasa linya natin ang dating Paranaque City Mayor na si Kajun Bernabe na laging naririyan ngayon sa lugar niya sa farm sa Cavite. Magandang umaga, Kajun! Magandang umaga sa iyo, kaibigan, kapadpare. Ayun, ang tagal mong napagod sa pagkapanalo kay BBM at Sara. Congratulations, Kajun! Salamat naman. Sapagkat iyong matagumpay na naitaguyod sa iyong lugar ang pagwawagin ng darating na Pangulong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Tama yun. Siyempre, malakas talaga yung tandem nila. Kaya malaking bagay din yun, yung acceptability ng mga tao sa kanila. Ayun, Jack. Alam ko naman na talagang suportado ka kay BBM. Sapagkat ang iyong ama, ilang taong naging alkalde ng Paranaque sa ilalim ng dating Pangulong Ferdinand Marcos? 23 years? Tama. Ayun, so ibig sabihin ito, naging kabalikat ng iyong ama si dating Pangulong Ferdinand Marcos nung siya ay naging alkalde ng 23 years ng Paranaque City. Tama po yan. At that time, hindi pa siya city, no? Oo, bayan pa.
Ayan pa. Naging ano siya? Ang naging gobernador noon ng Metro Manila Commission pa ang tawag, si dating Ginang Imelda. Ayun, nung panahong yun. Ayun. May katagal pala, ano, yung tatay mo, 23 years. Ikaw ilang taon namang naging alkalde? Dahil bago na yung konstitusyon, limitado ka lang sa tatlong beses na tatlong term. Tatlong taon. So, siyam na taon ako naging mayor. Ayun. Pero bago ka naging mayor ng 9 years, anong naging posisyon mo sa Parañaque? Naging vice mayor tayo, 6 na taon. 6 na taon. So, 9 plus 6, so 15 taong paglilingkod sa bayan. Tama po yun. Kaya lang, nalulungkot kami. Hindi ka na kumandidato . Mas ginusto mo pang tumulong na lamang sa isang presidential candidate. At nagsasaka ka na lang ngayon. Eh, sana naman kung aalokin kang maging undersecretary man lamang ng Department of Agriculture, itanggapin mo yan, ha? medyo ano na yon, medyo maganda ng chance yon. So sana'y makapaglingkod ka sa Department of Agriculture para yung kaalaman mo sa larangan ng pagsasaka dyan sa Alfonso Cavite ay maibahagi natin sa ating mga mamamayan. Sabi mo nga, sa panahon na ito, ang kailangan ng mga magsasaka ay hindi lamang yung pagtatanim, kung paano nila ibebenta yung kanilang mga natanim. Tama ba? Tama yun. Siyempre, anong mangyayari sa'yo? Paano aking... Negosyo kasi ang agrikultura . Kailangan nabibenta mo yung mga produkto mo. Oo. Yun ang nagiging problema ng mga magsasaka ngayon. Nagtanim ka nga ng magtanim, may mga bago kang teknolohiya, gumastos ka. Ang problema naman, kapag ka inani mo, ay kung saan dadalhin ang iyong inani. Tama yun. Tama. Dapat ay mayroong epektibong marketing arm ang gobyerno tungkol dito, ang Department of Agriculture. Tama ba yun, Kajun? Ano? Correct. Dapat mag-organize ng mga kooperatiba talagang actively. Oo. Nahasa ka na ng gusto sa larangan ng pagtatanim na may kasamang turismo. So sana'y mapakinabangan ng ating mga kababayan niya. Kung nakikinig man sila yung mga taga-suporta malapit kay Pangulong, magiging Pangulong Bongbong, masama ka man lang sana sa hanay ng Department of Agriculture, Kajun. Pwede. Kung tatawagin ba tayo, Kung ba hihibukin kang sumama sa kanilang organisasyon ng paglilingkod, open ka, Kajun, ha? Siyempre, pwede. Kung isinarado mo yung pintuan mo nang matapos yung 15 taon ng pagiging alkalde at vice mayor, abay, buksan mo na ang kapirasong pintuan. Kahit man lamang undersecretary ng isang kagawaran, lalo na sa Department of Agriculture. Ano? Why not? Abay, napag-uusapan natin ang gobyerno. Ano? Abay, ang balita ko, ang magiging... Secretary ng Department of Interior and Local Government, ay ang chairman ngayon ng Metro Manila Development Authority, itong aming kaibigan na si Mayor Benhar Abalos ng Parañaque City. Mandaluyong rather. Parañaque nga pa. Ikaw nga na, kasi ikaw yung napag-uusapan natin . At yung magiging executive secretary pala ay si Vic Rodriguez, si Attorney Vic Rodriguez. Ito yung napag-uusapan. Bahay ng balita, yun yung nakita sa ano. Yung DILG position ni Chairman Abalos, natibi na yun, nakonfirma na. Oo, nakonfirma. Pero itong kay Attorney Vic Rodriguez pa, nakonfirma na rin ito. Hindi pa naman. Sa... Napanood ko sa TV . Ang alam kong inyanunsyo na yung kay DepEd, kay Vice President Zara, yung Department of Education. Kaya nga lamang, hindi natin alam kung ito yung tinanggap na o hindi pa, di ba? Tinanggap na yun. Tinanggap na. Kasi may nagsasabi na mas maganda raw si Vice President Zara Duterte sa Department of National Defense. Yun yata ang primerong gusto niya. Ayun. So, tingnan natin kung sino pa yung magiging mga miyembro ng gabinete. Sino kaya yung papalit sa Department of Agriculture? Sana kung sakali man, kung sino man ang ilalagay sa Department of Agriculture,
masama si Kajun Bernabe bilang undersecretary man lamang para maramdaman naman ang programang sa kabukiran na tayo higit pang makapaglilingkuran. Oh, saka marami na tayo nakilala sa larangan na to. Uh-huh. Na pwede rin natin mahingian ng tulong yung mga technical at saka agandahan yan, ikaw ay matagal na rin na nagpa-farming, alam mo ang hirap at problema ng mga magsasaka. Tama yun, meron isang malaking problema sa agriculture na dapat talagang tuunan ng pansin. Tama yan, sa total sabi nga ni incoming president Bongbong Marcos, dapat to 20 pesos na lang daw isang kilo ng bigas. Abay, kailangan talagang magagaling yung ilalagay natin dyan na kajun. Marami tayong magaling. Marami tayong magaling na sa teknolohiya ng rice. Tsaka dapat ang ilagay dyan, yung mga tao talagang hindi lang magaling, kundi mayroong pusong magsiservisyo talaga sa ating mga magsasaka. So, kung mapalapalaganap yung programa na yun, bababa yung presyo. Ayun. Ang bigas talaga. Ito, patawagin din natin yung isang eksperto sa larangan ng pagtatanim ng palay, si Kaipe Gabriel. Good morning, Kaipe. Good morning. Sa inyong dalawa dyan at ang ating mga minamahal na magsasaka. Tama. Ito, isa rin. Dapat maging advisor to sa larangan ng pagtatanim ng palay. Yung mga variety nito. Kaya kapag ikaw siniwerte man lang na makuha dyan, kadyon kunin mong tagapagsulong to ng pagpapaunlad ng mga variety ng palay, si Kaipe. Yung variety, nasabi ko nga sa'yo, ang tawag na dyan, Kaipe variety o palay. Hindi na kung ano-ano pa'y tinatawag mo dyan. Ilang variety ba yung napaunlad mo na, Kaipe? 14 ang aking hawak ngayon. Binaba ko dahil dati 35 varieties. Namili ka na lang. Maganda potential at mataas ang ani at masarap. Kaya nga itong mga binhing ito ay royal family. Deserve natin mga magsasaka ng kumain ng first class na bigas. Yun. Dapat natin yung mga magsasaka nakakatikim na rin ng masasarap na first class na bigas. Kami ang una bago ang mga mamimili. Titestingin muna namin at ito ay sisiguruhin namin na ito ay malinis. Yung walang latak ng lason, di ba? At ang napakaganda ka, June, dito kay Kaipe, yung kanyang isinusulong na organic fertilizer na siya yung gumagawa. Pero alam ko ikaw, ka June, dyan sa Alfonso, may gumagawa ka na rin ng sarili mong pataba. Anong tawag mo dito? Dermi composting, yung blate. Diyan ka eksperto, Medyo... Nabisita ko yung farm mo Mukhang ang ganda-ganda ng paggawa mo ng organic fertilizer. Paano ba yan? Ikwento mo nga na simple sa ating mga kababayan. Ang una-una, gagawa ka ng kahon. Paglagyan mo ng ipot ng mga hayop, pwera ipot ng aso at saka pusa. Tapos di bubulukin mo muna yun, mga patutuyuin mo muna yun at sa araw. Tapos lalagay mo yun doon sa tatlong layer kasi ginagamit yung mga una ipot, tapos yung mga legumbre, tapos yung mga kitchen waste. Pero yung mga karne, no? Yung mga ganun. Basta yung kitchen waste like galing sa vegetables. Pinapatungin din yun doon. At bubulokin mo yun, bubulokin mo muna. Pagkatapos, pagbulok na, pagkatuyo na, lalagyan mo na ng African night crawler na bulate. African night crawler? Oo. Mga kalating kilo, kahit isang kilong bulate. Tapos kakainin na niya yung nilagay mong mga layers of... Dadami na sila ron? Oo, dadami. Yung dumi nila, puputar sila sa ibabaw, doon sila idudumi sa ibabaw ng file.
Oo, ng pile. Tapos, pag mapapahinga sila, tutulog sila, sa ilalim sila. Mm-hmm. Kaya hindi naghahalo yung dumi at saka yung mismo nightcrawler. At walang amoy. Ayun, so magandang pataba na to. Sa kadalasan, dahil yung farm mo dyan, ay medyo upland, saan mo ito epektibong dinadalang mga halaman? Ay di, ginagamit ko sa mga kape. Mm-hmm. Sa mga, sa nursery. Mm-hmm. Ginagamit ko rin sa nursery para ginagawa ko yung kalahating garden soil. Mm-hmm. O lupa dun sa farm at tas kalahating ano, minimix ko, kalahati. Mm-hmm. Ang titibay ng mga nursery, ano ko eh, ang nursery plants ko eh. Ayun, ito pala yung magandang pataba na minus pa ang gastos, ano, kaysa sa mga pataba na synthetic na pataba. Oo, oh, biro mo, gumagawa ng fertilizer sa'yo, bulate. Mm-hmm. Pero parang pre-labor. Ayun. Oh, pre-labor yun. Hindi tumatanggap ng sweldo yan. Pre-labor. Hindi nagre-reklamo. Mantakin mo. Kaya tamang-tama ka, Epe. Talagang si Kajun, eh, pwede talagang maging undersecretary ng Department of Agriculture. Oo, at tutulungan ko siya, si Kajun. Ikaw ba naman? Marami tayong nakilala dito sa grupo nito, tsaka mga salarangan ng mga magagaling sa teknolohiya. Ang kagandahan yan, kapag naandyan si Kajun, tutulong naman ng kabukiran at kabuhayan sa promosyon na mga programa ng kagawaran ng agrikultura na para maiparating natin sa mga kanayunan ng ating bansa. Lalo ngayon, tumataas ang presyo ng fertilizer. Ay, at hindi lang yan. Dahil nga sa resulta niyan, sinasabi na nangangamba yung Department of Agriculture na bababa yung produksyon sa mga pangunahing pananim sa mga susunod na buwan. Dahil nga sa patuloy na pagtaas ng presyo ng fertilizer, produktong petrolyo at iba pang hamon sa sektor ng agrikultura na pagbili ng mga gamit nito. Mm-hmm. Tama. So, ikaw naman ka, Epe, ano naman ang sistemang ginagamit mo para magkaroon ng organikong pataba? Ako naman kung ano yung available sa paligid ko. At mga dumi ng karnero, kasi may kapitbahay ako maraming karnero, mm-hmm. kambing, baka, kalabaw, wala nang kalabaw ngayon, halos maubos na yata kalabaw. Mm-hmm. At mga dayami, hindi ko sinusunog, hinahayaan ko lang silang mabulok sa bukid habang nakapagpahinga yung lupa ko. At tinupayan ko lahat dyan at iniipon ko lahat at halos wala akong gastos eh. Ang gastos ko lang siguro yung pagkuha ko ng alalay kong tao, yun lang ang aking gastos. Mm-hmm. At sa pangungulekta. At hindi na ako halos gumagamit ng kemikal. Mm-hmm. Dahil sagana ang aking mga materyales dito sa paligid. Mm-hmm. Kaya ang ganda rin ng ani dahil kayang tapatan naman ang full chemical na pagsasaka. Mm-hmm. Kaya ito dahil sa pagtaas nga ng abono na umaabot na ng 3,000 mahigit ang urea, ay talagang hindi nakikita ang magsasaka kung sa palay gagamitin. Mm-hmm. Napakababa ng presyo ng ating buying price ngayon, mm-hmm. na 14 pesos lang hanggang mm-hmm. 17.50. Mm-hmm. Kaya ang gastos ay tumaas eh. So, ibig sabihin, kumikita na lang halos piso na lang ang net income ng magsasaka sa isang hektarya. Ganun. So, isipin mo kung 5,000 na kilos ang ginani niya, 5,000 lang kanyang net income. Wala pang bayad ang kanyang sarili. Yung kanyang labor, family labor, wala nang bayad. Ay, kung abutin ka pa ng sigwa na bagyo, di ba? Yes, ang kalaban pa ng pagsasaka talaga, alam ni Kajo niya, yung weather condition. Mm-hmm. At bagyo, baha, dito sa akin mababa, baha ang kalaban dito. Mm-hmm. At tigang naman yung tuyot naman pagka summer. Mm-hmm. Kailangan gumamit ng backup mo na makina ng patubig na kumukonsumo ng gasolina at diesel. Eh lalo na yun. Tumaas pa ang diesel, ano? Dahil dyan sa gear na yan, sa Russia. Kaya wala tayong pati pamahalaan natin, walang control dyan. Kaya dapat talaga
na gumamit na ng mga alternatibong pamamaraan. Ayun, so kaya tama nga itong kwento ninyo, katulad ni Kajun, yung kanyang Burma, Burmy, tapos ikaw naman, ang iyong mga dahon-dahon pala, pwede rin na rin yan. Yung lahat magamit ng makikita mong biodegradable material sa bukid, mm-hmm, ay ibalik lang ang tinatawag dyan, eh, di ba, of return. Ani tayo ng ani, hindi naman natin ibinabalik yung mga organikong bagay. Anong mangyayari? Aasa ka sa mga artificial na abono. Mm-hmm. Siyang dahilan ng pagluha ng ating mga magsasaka. Dahil lugi-lugi sila. Kaya tama, mm-hmm, yung sabi mo kanina, Carol, na may mga magsasaka na yun. Marami na ang ayaw nang magsaka. Mm-hmm. Sa palay, binabawasan na ang kanilang sinasaka dahil nga sa mahal ng inputs. Mm-hmm. Kaya napapanahon na yung organic farming ay ito ngayon ang alternatibo, na hindi man ito ang pinakamaganda pero the only option. Oh, mas mainam na yung mayroong option ng ating mga magbubukid, mm-hmm, sapagkat kung patuloy nga yung pagtaas ng presyo ng pagsasaka ay wala nang kikitain pa. So bukod dyan, dapat sigurong ituloy ng gobyerno yung pamimigay ng mga buto, ng mga gulay at iba pa, yung magtanim program, para habang naghihintay ng ani, meron namang itinatanim na iba't ibang klase ng gulay. Tama ka, Karod. Kajun, di ba? Ginagawa mo rin yan, yung pagkatanim ng iba't ibang klase ng gulay. Oh, meron akong mga tawag na katulad ng gulay na papaya. Mm-hmm. Gulay na langka, puso ng saging, ayun, yung mga gulay din. Yung mga bungang kahoy, yung mga fruit bearing trees mo pala, hindi mo na pinahihinog yung iba, ano? Katulad ng langka, hindi mo na pinapahinog at pinagugulang. Ginugulay na lang. Oo, binabawasan kasi yung mga puno na yan ng bunga. Tsaka tama, yung nga pala, yung mga puso ng saging, ang sarap ng kilawin yan. Oo. Hahaluan mo ng nang masarap na mahipon, naman? Mm. Ang sarap na kilawin niya, puso ng saging. Mm. Tapos may alaga kang dalag at saka hito dyan sa farm mo, inihaw o kaliman, deep fried. Di ba? Ako may pispan din eh, kaya sabi ko nga eh, interesado ako sa pangasius eh. Isa sa pang fresh water. At may market na ready. Kaya kailangan diversified talaga ang magsasaka. Hindi tama lang siya nagpo-focus sa palay. Oo. Kasi kailangan mayroong dagdag na pananim na gulay. Kasi mabilis ang gulay. So, kaya ka, Jun, kung ikaw'y suswertihin na mapili isa man lang sa mga undersecretary ng Department of Agriculture o kung anumang ahensya, abay, huwag mong kalimutan yung ating mga magsasaka, ha? Lalo na yung mabigyan ng puhunan man lamang na makapagbigay ng binhi para sa pag-aalaga ng kung ano-anong isda sa kanilang mga farm. O kaliman eh, pamimigay ng mga iba't ibang klase ng buto, ipagpatuloy yan. At iba pang mga farm na mga gamit o makatutulong sa kanila sa panahong naghihintay ng ani. O, dapat i-push talaga yung organic fertilizer. At kailangan din ng mga magsasaka ay marunong din mag-ipon ng binhi para hindi sila umaasa sa mga binibiling binhi. Kasi ang dami natin mga heirloom varieties ng gulay. Kailangan talaga yung galing dyan ni Kaepe Gabriel ng Paniki Tarlac. Ayun. Okay, kaya Kaepe, ano ba yung telephone number na pwede kang tawagan para sa ating mga magsasakang gustong magpaturo sa iyo? Ang number ko ay dalawa ito eh, pero yung aktibo dito yung smart 0939-513-1320. Ayun. Okay. Si Kadjo naman, Kadjo, alam ko maraming kaibigan ka na gustong mamakyaw ng mga ani ng mga magsasaka. Lalo na sa Paranaque. Alam ko eh, naging krusada mo na yan. Kaya pagka naging undersecretary ka, eh sigurado maraming mabebenta yung ani yung mga magsasaka. Ano yung telephone number na pwedeng nga tawawag sa'yo? 0917 0917
855-5252. Ayun. Text muna, Kamo. Te-text muna bago ikaw na lang ang bahalan tumawag sa kanila. Ayun, maraming salamat sa iyo kay Kajun Bernabe, ang dating mayor po ng Parañaque City, na naging busy nito nakalipas ng mga araw sapagkat isa siya sa mga naging tagapagtaguyod ng kanyang na magiging pangulo si Ferdinand Bongbong Marcos. Sana'y pagpalaing ka at maging bahagi ng gabinete ng Pangulo Kajun. Maraming salamat ka, Epe. Mabuhay kayong dalawa doon po sa amin sa Kanayunan. Doon po sa amin sa Kanayunan. Sa Kabukiran at Kabuhayan. Sa Kabukiran at Kabuhayan. Kasama ang batikang broadcaster na si Kakang Rod Eason at Pangkat Kabukiran. Patuloy nating linangin ang ating yamang pansakahan at paunlarin ang kabuhayan ng bansa. Kasama ang batikan at magkasakang broadcaster na si Rod Eason tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Sa Kabukiran at Kabuhayan. Nasa ikalawang oras na tayo ng paglilingkod bayan sa hanay ng mga magsasaka. Mga maliliit natin, mga negosyante, mga mangingisda at siyempre sa kabuuan ng mga mamamayang Pilipino sa loob at labas po ng ating pong bansa. Kumusta na po kayo? Patuloy po naming nakakasama ang aming mga kapangkat kabukiran sa panguna ni Geraldine Cheche Vega Masikat, Laking Laguna, Dugong Batanggenya, apo ng magsasaka takot sa pandemya. At ang ating mga kapangkat kabukiran, sina Lino Boa, sina Johnny Suerte, Jerry Balmeo, si Dr. Bernie Dizon, si K.S. Mireyes, mami ay makakasama natin si Kapelesito June Espiritu at si Dr. Rolly Encarnacion. Kumusta na dyan sa Nueva Ecija kay Mernilo Parumug, si K.Alex Briones sa Bulacan, anina ay nakasama natin si K.June Bernabe at si K.Felipe Gabriel ng Alfonso Cavite at ng Panique Tarlac. Si K.Gina Lopez, ang ating blind farmer, si Maluwang Guruan at si K.Jimmy Bestar. So mga magsasakang, patuloy na naglilingkod bayan at nakikibahagi sa ating programang sa Kabukiran at Kabuhayan. At siyempre, kapag ka ganitong oras, muli nating makakasama matapos ang kanyang mahabang bakasyon, matapos niyang ialok ang kanyang sarili sa kanyang mga kababayan sa ikalawang distrito ng Batangas, ipagpapatuloy at patuloy na maglilingkuran sa ating mga mamamayan sa kanyang serbisyong legal at sa kanyang may kakampika na sabi nga ay patuloy na naglingkod noon, maglilingkod ngayon at patuloy pa rin maglilingkod. Serving with honor, may kakampi ka, kasama si Attorney Nicasio Nick Conte. Sa Kabukiran at Kabuhayan, may kakampi ka, kasama si Attorney Nicasio Nick Conte. Serving with honors, serbisyong legal at iba pa sa panahon ng pandemya. Ay, bagamat balita ko na po sa inyo, bagamat sinika po ng ating kasamang si Attorney Nicasio Nick Conte ang lahat ng kanyang inisyatiba at paglilingkod bayan, pag-alok ng kanyang serbisyo, hindi po niya naabot ang tagumpay. Sabi nga po, talagang ganyan po ang larangan ng politika, may mga bagay-bagay na nangyayari sapagkat alam naman natin ang politika ngayon. Pero gayunpaman, hindi siya nawawala ng pag-asa, patuloy na maglilingkod. Sabi nga, ang bawat pagkabigoy, papalapit na hakbang, kahit na mahuli ay tiyak na tagumpay. Nasa linya natin, ang naglilingkod ng may karangalan, serving with honor, si Attorney Nicasio Nick Conte. Good morning, Attorney Nick! Good morning, Kuya Rod. Good morning at maganda umaga sa lahat ng mga taga-subaybay natin sa iyong Lingguhang programang sa Kabukiran at Kabuhayan at magandang umaga rin sa Pangkat Kabukiran Kero at sa lahat ng mga tumatangkilig sa iyong programa. Ayun, so alam kong malungkot tayo ngayon sapagkat ang ating magandang layunin ng paglilingkod bayan ay medyo
medyo nalampasan tayo ng konti ng kalaban. Pero mga karibal, hindi kalaban, sila yung mga karibal sa Paglilingkod Bayan. Pero siguro hindi pa natin panahon ngayon at marami pang panahong darating. Pero patuloy kang maglilingkod bayan. Binibigay ko sa iyo yung pagkakataon upang kausapin ang iyong mga mamamayan sa ikalawa distrito ng Batangas para sila iyong pasalamatan. Maraming salamat, Kuya Rod, at maraming salamat siyempre sa ikalawang distrito ng Lalawigan ng Batangas, yung bayan ng Lubo, bayan ng San Pascual, bayan ng Bawan, bayan ng San Luis, Mabini at Tingloy. Maraming salamat sa ipinakita niyo suporta sa inyong paglingkod. Huwag po kayo mag-alala. May kasabihan po, we live to fight another day. At kakaiba lang po ng eleksyon sa ibang labanan. Sa ibang labanan, pwede kang mamatay o mawala ng buhay. Dito sa eleksyon, halalan lang ito, buhay ka pa rin. So, again, we live to fight another day, Kuya Rod. So, thank you very much sa lahat ng mga nagtangkilik ng ating laban. Hindi naman po dito natatapos ito. Ang mahalaga, magkaisa po tayo pagkatapos ng halalan. Isulong po natin ang kapakanan ng bansa, ng ating lalawigan, ng ating mga bayan, upang sa ganon, ang totoong makinabang ay ang mga mamamayan. Ang importante, Attorney Nick, ikaw ay lumaban ng may karangalan. Marangal, patas, at maginoo. Yan. Ang pinakamaimportante sa isang nakikipaglaban ay yung pagiging maginoo. Kung sadyang talo, tatanggapin ang pagkabigo. At hindi, sabi ko nga, ang bawat pagkabigo ay papalapit na hakbang. Kahit na mahuli ay tiyak na tagumpay, ay sisikat din ang isang araw. Sabi nga, hintay natin ang oras na sadyang ibinigay sa atin ng poong may kapal. Ay, nalulungkot lang ako sapagkat minsan na ako'y na atin ang iyong talumpati. Ang nakita ko't napansin doon ang iyo sanang pangarap para sa mga senior citizen. Ipaliwanag mo nga sa programa natin, baka sakaling hindi man ikaw ang nakapagsulong, ay merong isang magsusulong ang iyong pangarap na ito at masimulan. Ano ba yung dapat amyendahan sa batas sa larangan ng benepisyo ng mga senior citizen? Salamat, Kuya Rod. At bago ko sagutin yon, gusto ko lang i-emphasize yung principle behind our fight. Mm-hmm. That it's better to fail with honor than to win by cheating or any dishonorable means. So, ang mahalaga rito, nabanggit mo nga, Kuya Rod, na marangal tayong lumaban, may honor, importante yon. At saka hindi naman lahat ng mga nagwaging politiko ngayon nanalo ng mga nagdaan. For example, our presumptive president, President Bongbong Marcos, lost the 2016 election. For him to become the president is 2022. So whatever is store for us in the future, hindi natin alam yun, but we can only pray to God that He has His plans for us. So kung ano mas magandang plano ng Diyos, yun ang sundin natin. At bahagi ng mga plano, Kuya Rod, yung nabanggit mo nga na mga programang tinalakay ko noong halalan. At pangunahin nga rito sa listahan ko yung programa ko para sa mga senior citizens. Pinag-aralan ko, Kuya Rod, ang ating population, 110 million and counting, according to the PSA. At kung susumahin natin ilan ang senior citizens or those 60 and above dito sa bansa natin, mga 10% lang yan ayon sa pag-aaral. At kung ganoon, Kuya Rod, around 10 million lang ang senior citizens. Ang panukala ko, habang sila'y nabubuhay pa, ay bigyan sila ng pagkalinga, ng pag-aaruga ng ating estado sa pamamagitan ng pagbigay ng direktang ayuda sa kanila. Dalawang bagay ito. Una, ang pagsasabatasana ng Universal Social Pension Program. Kaya tinawag kong universal ito sapagkat dapat sa batas ito wala nang pipiliin. Ang sistema kasi sa bansang ito pagdating sa pension program, pag ikaw ay nanggaling sa pribadong sektor, nakapagtrabaho ka, kinaltasan ng sweldo mo, naghulog ka sa SSS, so pagdating ng 60 or 65, depending on your retirement age, kung optional o mandatory, meron kang pension na matatanggap. Pero kabahagi yan ng kontribusyon mo na ikay nagtatrabaho. Pero hindi naman kung ikaw ay naging empleyado o nagsilbi sa gobyerno,
ang nagko-cover naman sa iyo yung government social yung GSIS yung government social insurance system natin. So ang tanong, Kuya Rod, kung wala kang SSS pension or GSIS pension, ano ang pension na matatanggap mo? So again, according to study, mga 40% lang ang covered, or more than 50% rather, around 40% ang walang SSS or GSIS coverage. So kung ganun ang sistema, halos 40% ang walang pension. Sino ang mag-aalaga sa iyo? Sino ang sasagot ng mga gastusin mo? Sa medisina, sa pagkain, at sa iba't ibang pangangailangan pagdating ng pagtanda. Ang aking naging panukala ay magkaroon ng universal social pension, kung saan sa halip na pinipili ang bibigyan ng 500 pesos na social pension at kinocover lang ang indigent senior citizen. Bigyan na lang lahat. Pero konti lang naman ang senior citizen, eh. Imagine 10% of the population lang ito. So bigyan ng lahat ng social pension, regardless kung ikaw ay may SSS or GSIS na natatanggap. Again, ang position ko dyan, sapagkat yan naman ay hinulugan nila, you cannot take it against them. Don't penalize them. Dapat ang bigyan lang yung mga walang pension na natatanggap. So, on top of the SSS and GSIS, the moment the government decides by legislation na magbigay ng social pension, kapareho ng existing, meron naman ngayon, Kuya Rod, yung 500 peso social pension for senior citizen, naging qualifier lang dito na dapat indigent ang bibigyan. Tagalin natin yung salitang indigent. All social, all senior citizens should receive a social pension from the government. Kay may kaya, kay wala. Oo, oo, oo. Hindi, kay may SSS pension o GSIS pension. O sama. May kaya o wala. Lahat bigyan. Kaya nga universal. Walang ipuwera. Walang miminusin, walang tatanggalin sa lista. At sa tingin ko, kaya naman ng pondo ng gobyerno ito. Because time and again, ipinakita natin that once the government decides to spend money for a particular program, kaya nilang erase ang pondo. For example, at the height of the COVID, yung Bayanihan Act 1 at yung mga sunod na mga batas tungkol dito sa pag-responde natin sa COVID, more than 600 billion ang naibigay na pondo direkta sa tao. So kaya ng gobyernong erase ang pondo, Kuya Rod, upang sa ganun maramdaman ng mga senior citizen ang tunay na pagpapasalamat, kalinga at pagmamahal ng Estado sa kanila. Gayon nga sila'y nasa punto na ng buhay nila, Kuya Rod, na hindi naman gaanong sasabihin natin, matagal pa ang kanilang ititigil dito sapagkat nauna nga sila dito sa mundo. So dapat yung mga nalalabing mga panahon, araw, linggo, buwan, mga taong bibilangin, ay pawang pasasalamat at gratitude ang matanggap nila mula sa ating gobyerno. May binabanggit ka pa na yung 100,000 na dapat tanggapin kapag tumuntong ng 100 years ay dapat maagang mapakinabangan. Kuya Rod, yan yung aking tiyatawag na pangalawang pangunahing panukalang batas. Ano? Meron kasing batas na nagsasabi, Kuya Rod, na pag ikaw ay umabot ng 100 taon, bibigyan ka daw ng 100,000. Ito'y bilang pasasalamat sa iyo dahil ikaw daw ay nakatulong sa republika nung kabataan mo. Ang tanong ko lagi ito, bakit kinakailangan hintay pang mag 100 taon ang isang senior citizen? Kung kailan maaaring hindi na malinaw ang pag-iisip o nagiging ulyanin na at hindi na kilala ang pera, bakit doon mo ibibigay? Parang nag-defeat yung purpose na pasalamatan mo sila upang sa ganun naman, kahit sa nalalabing buhay nila, ay mag-enjoy naman sila. Makakain ng masarap o makapamasyan o maibahagi ang pera sa gusto nilang tulungan. Dahil sa ganung edad, mahirap naman kumain na ng masarap, Kuya Rod. Kasi nga, baka wala ng panlasa.
o kung may panlasa man, eh, baka hirap na kumain. Wala na ipin. Eh, mantakin mo yung edad nga natin ngayon, eh, minsan masakit na yung tuhod, eh. Di ba? Wala nang gana, eh. Yung pang 100 years ka. Oo, para makapamasyal, eh. Paano naman mamamasyal yung 100 years old? Hey, ano yung panukala mo rito? Oo, kaya ang aking panukala, pag-aralan ang batas at sa aking pag-aaral, Kuya Rod, nagiging senior citizen ka naman at the age of 60, and that is according to the senior citizen law. Mm-hmm. Eh bakit hindi na lang ibigay ang 60,000 pesos? Pagtungtong ng 60 anyos. Oo, pagtungtong ng 60 anyos. Uh-huh. Eh laging pagtatalunan dyan eh, nasa ng pondo para ibigay mo ito sa mga senior. Uh-huh. Ang tanong ko naman bilang isang naging grab buster at naging bistiga ng katiwalian sa gobyerno ng kabataan natin. Mm-hmm. Eh, napakalaki naman ang pondong nananakaw sa gobyerno taon-taon. Mm-hmm. Eh, di huwag lang sanang nakawin ang pondo na ito. Pero, eh, sobra-sobra pa itong halaga ng pera bilang pasasalamat sa lahat ng mga matatanda ng bansang ito. Mm-hmm. And, kung gagawa ng paraan yan, pero, pwede. And based on my computation, they can do, kung bibigyan mo ng 60,000 yung lahat ng senior, one-time payment lang naman yun. Mm-hmm. Dahil nga, pag naibigay na, sa susunod, hindi na naman yung lump sum. Sabi ko, 1,000 pesos lang every year. Pag nagbe-birthday sila. Ayun. So, eh, pag 10,000, after nung makuha niya yung 60,000, pagtungtong niya ng 60 years old, every birthday niya, dapat ang mga Pilipinong senior citizen tumanggap ng 1,000 yearly. Tama yun. Maliit na halaga yun. Kuya. Eh, may pambili pa ng cake. Di ba? May panghanda pa. Tama yun, Kuya Rod. So, yung 60,000, kung 10 million ang senior citizens, that translates to around 600 billion. Kung titingnan natin, parang malaki. Mm-hmm. And it will actually exceed 10% of the national budget. Ang national budget natin ngayon is at 5 trillion. So, if you're looking at 10 million senior citizens that will receive 60,000, plus or minus, you have to do the average. So, mga 600 billion. Malaking halaga yon. That's almost the same amount or more than the... Eh, pero binabalik lang naman natin, binabalik lang naman natin yung pagtulong nila sa gobyerno rin nung panahong kanilang kalakasan. Totoo yun, Kuya Rod. At saka babalik din naman sa ekonomiya yan because definitely they will spend that money to pump-prime the economy. Mm-hmm. For sure, hindi naman nila itatago yung pera na yan. Gagastusin nila yan. Mm-hmm. So pag ginastos nila yan, it will help the economy to expand. Kasi tataas ang consumption and etc. I doubt it kung iipunin nila yan. Pag nila iipunin, matagal nilang hinintay para nga makapag-enjoy sila at para magastos nila yan. Either by traveling, by eating, or buying medicines and other stuff, no, yung mga consumer products. Mm-hmm. So pag-aralan sana ng gobyerno ang panukalang ito sapagkat ito ay isang positibong galaw at pagkilala sa ating mga senior citizen na sa tingin ko ay hindi talaga naaalagaan sa kasalukuyan dahil naman naging kumpiyansa tayo na kahit hindi mo naman nabibigyan ng pansin ang mga senior citizen, no, ng ating gobyerno, ay nandiyan naman lagi ang mga kamag-anak, ang mga anak, ang mga pamangkin na tunay namang mapagkalinga sa senior citizen. Because sa familiar tayo sa struktura ng ating pamilya, Kuya Rod, extended family lagi tayo. Mm-hmm. Hindi lang ama, ina, anak, kadalasang kasama pa ang mga lolo-lola sa bahay. Mm-hmm. At magpasalamat tayo sa kultura nating ito dahil kung walang ganyan, hindi ko maisip kung paano tatanda sa bansang ito. Nakapareho sa ibang bansa na ikaw ay iiwan sa mga home for the aged, sino gagasto sa iyo ron? Yun. That's why yung iba may pension that takes care of their expenses, Kuya Rod, pagtanda nila. Tama. Eh tayo walang ganun eh. Ang gusto ko rin sana, Kuya Rod, bilang dagdag dito sa nababanggit nating programa sa matatanda, eh bigyan sila ng ano, Kuya Rod, ng karampatang ayuda pagdating sa medisina. Mm-hmm. Yung maintenance medicines man lang, no? Eh pag-aralan din ng gobyerno na maihatid sa mga tahanan ito mga senior citizen na ito. Predictable naman dalasang gamot sa pagtaas sa dugo, sa diabetes, at iba pang mga karamdaman na associated nga sa pag-edad.
Mm-hmm. Sana matugunan din ng Estado itong mga pangangailangan ito. Mm-hmm. Pag siya gano'n naman, ay marangal at sasabihin nating maalwan, no? Yung maginhawa ang pagtanda ng mga senior citizens sa ating bansa. Mm-hmm. Ito yung dalawang pangunahing programa ko, Kuya Rod, na isinusulong noon, bagamat hindi pa tayo senior, sapagkat mm-hmm. nakikita ko na ito ang paraan upang sa ganun ay mapasalamatan natin lahat ng mga nauna sa atin na nagpundar ng kung anong republika meron tayo ngayon. Ayun, so talagang ganyan. At tarating din yung oras na bagamat kung may magsusulong nito, unang nanggaling ito sa puso't panukala ni Atty. Nicasio ni Conti. At kung may mag-a-adapt nito, bukas po si Atty. Nicasio ni Conti para ibahagi po sa inyo ang kanyang magandang panukalang ito para ito'y mapakinabangan ng ating mga mamamayan. So, Atty. Nick, at paalam ko kung patuloy ka pa namin makakasama sa ating serbisyong legal, paglilingkod bayan sa ating may kakampi ka. Muli, sa araw na ito, ano ang mensahe mo sa mga mamamayan Pilipino? Ayan, nagpapasalamat nga pala siyempre sa iyo. Na ipamalaki ba yung panalo ni incoming President Bongbong Marcos sa distrito mo, na alam kong ikaw ang nagsulong at nagtanggol kay BBM at Sara dyan sa iyong distrito? Kuya Rod, malaki ang naging lamang dito sa distrito at sa lalawigan, sapagkat kabahagi na riyan ng overall sentiments na sambayan ng Pilipino. Kung makikita natin yung survey, hindi lumayo doon ang resulta. And this is something very encouraging, that more than half of the population of this country voted for the president and vice president. And I think mahusay na rallying point ito to call for unity. Once and for all, magkaisa po tayo, at ito na rin ang mensahe ko po sa pagtatapos sa ating programa. Magkaisa po tayo, sapagkat pag tayo ay nagkaisa, anumang bigat po ng ating mga pagsubok na daranan, kayang-kaya po natin yan, sasama-samang pagkilos at sasama-samang adikain. Ang punto po rito, magkaisa tayo bilang isang bansa para sa ikaunlad po ng bawat isa. Sana, Attorney Nick, kung makalipas ang isang taon at buksan ang pintuan para sa isang panibagong paglilingkod bayan sa ilalim ng Pangulong Bongbong. Total naman ni ikaw ay isang naging tagapagtaguyod ng Bongbong Sara sa iyong distrito. Nung ikaw'y kumandidatong kongresista, sana'y matanggap mo rin para sa ipagpapatuloy ng paglilingkod bayan, Attorney Nick. Yes, Kuya Rod, at bukas naman lagi ang ating pintuan pagdating sa pagsisilbisyo sa gobyerno man o sa pribado. Handa lagi tayong tumulong. Sabi ko nga, kung ikaw ay nahihirapan, kung ikaw ay nag-iisa, lagi mong alalahanin, may kakampi ka. Ito po si Attorney Nick Conti, ang inyong kakampi. Maraming salamat si Attorney Nick Conti. Lumaban ng patas, lumaban ng marangal, at lumaban ng maginoo. Hindi man nagtagumpay, ay patuloy na maglilingkod sa inyo. Attorney Nicasio ni Conti, may kakampi ka, serving with honor. Sa kabukiran at kabuhayan, may kakampi ka. Kasama si Attorney Nicasio ni Conti, serving with honors, serbisyong legal at iba pa sa panahon ng pandemya. Samantala, sa ating balitang agri, balitang negosyo, yung kanina'y binabanggit ko pong Pangasius Farming, alamin natin itong report ni Cheraline Cheche Vega Masikat. Tuloy-tuloy ang pagpapaunlad ng pag-aalaga ng isdang Pangasius sa bayan ng General Tino sa Nueva Ecija. Mula sa pilot project na 15 hektarya, sinimulan ng palawakin ni Mayor Isidro Pajarillaga ng General Tino ang pagpapalawak ng industriyang ito matapos ang naunang masaganang pag-ani. Ginagawa ko ito ay for the simple reason that I want to show to everybody, particularly especially to my kababayan, na talagang tayo magsipag lang, mag-asikaso lang tayo ng ating mga ari-arian dito, yung ating malupain, ang ating mabukirin, ayusin lang po natin at tayo po ay aasenso, hindi tayo makakaranas ng gutom. Karagdagang 24 na hektarya kanyang idinevelop para sa pag-aalaga ng Pangasius o Cream Dory. Panibahasa po, ako yung nasiyahan at maganda ang naging harvest namin.
At sa ngayon nga po ay kasalukuyan kami nag-harvest yung aming sinimula noong isang taon. Eh ngayon ho, yung sinimula kong 15 hectares ay ako'y nagdagdag na naman po ng 24 hectares. Ito po, at ito'y kasalukuyan dinidevelop natin. Eh talaga pong yung katulad ay sinabi ko noon na talagang gusto ko nang pagpalaguin at pasiglahin ang panggasos dito sa ating bayan. Eh ito na nga po ang katunayan. Kaya nakikita niyo po ito sa malawak na ito. This is additional 24 hectares na i-develop ko na naman po na panibagong palaisdaan ng panggasyos. Dahil sa malaking potensyal na hanap buhay at kita para sa kanyang mga kababayan, nais niya po na rin ang panggasyos farming at maging contract growers ang marami. Ngayon nga, na-discovery ko at patunayan ko na maganda pala ito. Abay, kaya ang aking mga kababayan ay kukumbising ko na ma-involve dito through contract growing. Na itong investor na kasama ko rito ngayon na siya ang magbibigay sa kanila ng fingerlings at saka ng mga feeds. At sila na rin ang bibili. Kaya wala silang problema. At sila ang gagawin na mag-alaga. Kung meron silang, we say, 1 hectare, 2 butas na po yun. O meaning, aba in 1 year, meron na silang 2 million. O halimbawa, kumita ka na rin ng sa 1 year na yun, 500,000 na lang yung net mo. Aba eh, hindi kayang alihin niya sa palay o kaya isa mais. Kaya mas maganda. At ang kainaman dito sa panggasas na ito, sa cream dory na ito, walang problema. Ang bayar ko dito, tuloy-tuloy, walang, hindi sila namang problema. Basta at dito, at ang panggasas na ito, walang sakit. Yung tinatawag na African swine fever, yung bird's flu, wala ito. Ito, nakita ko, napakaganda. Kaya, ito ho ang simula at ipakikita ko sa lahat, lalo-lalo na sa aking mga kababayan, na ako mismo, personally, nagdadagdag na ako ng additional 24 hectares para sa panggasos na yan. Habang pinapalawak ang panggasos farm, pwede rin kasabay na magtanim ng iba't ibang klase ng mga pananim tulad ng saging, gulay at iba pa para sa karagdagang pakinabang. Yung mga pagitan ng palaisdaan, tatamdam ko po yan ng kalamansi, tatamdam ko ng sili, marami po, iba-ibang klase ng gulay. Subuko na po yan dahil sa kabila po, habang ako'y naghihintay na mag-harvest ng ating panggasyos, tumaani po ako ng saging. Katulad kahapon, gano'ng karaming saging naman, 200 kilos ang saging na anin na ani ko. 200 kilos times 40 pesos per kilos. Ay, 8,000 pesos na po yun eh. Dahil sa inaasahang tagumpay ng negosyong ito, patuloy itong pinalawak ni Parilyaga sa may 200 hektaryang kanyang inilaan sa General Tino. Nag-allocate ako ng talagang 200 hektarya para sa panggasos na ito. At sa buyer, walang problema. Kami na rin po ang bibili. Pag nag-harvest na, andyan naman kayo pag hina-harvest yan, ha-harvest tayo. Pagkatimbang, bago umalis yung truck, bayad kayo. Yung po ang kabutihan nito. At nananawagan sa iba pa na samahan sila sa bagong oportunidad na ito ng panggasyos farming sa kanyang bayan. At sino man po ang may interesadong mapumasok sa ganito, kami po ay more than willing. Andito lang po kami at kami po ay nakandang tumulong sa sino mang interesado. At para sa kabukiran at kabuhayan, ako po si Cheche Masika. Ayun, so yan po yung panggasyos farming dyan sa Nueva Ecija na patuloy na pong pinauunlad ngayon dyan ni Mayor Isidro Parrillaga. Binabati rin natin si Mayor Isidro Parrillaga ng General Tino sapagkat sa ikalawang termino ay muli siyang pinagkatiwalaan ng kanya pong mga mamamayan dyan po sa General Tino sa Nueva Ecija. Congratulations! Kasama rin po niyang nanalo ang dati pong alkalde ng Gapan City na ngayon po ay isa ng congressman-elect. Si Mayor Emeng Pascual, ngayon po ay isa ng kongresista dyan sa isa sa distrito po ng Nueva Ecija.
nagkaroon din na re-elect din po muli pong nahalal si Governor Oy Umali, si Aurelio Oy Umali, at ang kanya pong kapatid na si Vice Governor Doc Anthony Umali. Napakalaki po ng kanilang naging lamang. Ibig sabihin po nito, indikasyon lamang po ito na patuloy silang pinagkakatiwalaan at maganda po yung kanya pong nagagawa, yung kanila pong nagagawa sa kanilang lugar. At matatandaan po natin na dyan po sa Nueva Ecija, isa po si Governor Oy Umali sa nanguna sa pagbili po ng mas mataas na presyo ng palay sa mga magsasaka. Noong pong bumagsak po sa 6 hanggang 7 pesos lamang ang presyo po ng palay ng mga magsasaka, ito pong si Governor Oy Umali po ay gumawa ng paraan upang mabili ng mas mataas ang presyo po ng bigas o rather ng palay ng mga ani po ng mga magsasaka. At ang resulta po nito, gumanda ang kanilang serbisyo at bukod po dyan, at napalago pa po ng napalago yung ani at ang mga inani pong ito ay naipamahagi pa sa bawat bayan o sa bawat bahay dyan sa Nueva Ecija noong panahon po ng pandemya. So congratulations kay Governor Aurelio Oy Umali at kay Vice Governor Doc Anthony Umali. Binabati rin natin si Mayor Dan Masinsin sa kanyang pagiging re-electionista dyan po sa bayan ng Pililla, Rizal. At dyan po sa akin pong lalawigan, karangalan ko pong ibalita sa inyo na lahat po ng kandidato sa ilalim po ni Governor Albert Garcia ng kanyang partido na Juan Bataan ay nagwagi po. Ang bago po ngayong gobernador ng Bataan ay ang kanyang kapatid na si Congressman Jose Enrique Garcia III. At ito pong si Governor Albert Garcia ang siya naman pong nanalo bilang kongresista ng ikalawa distrito. At yung kanyang kapatid na si dinalupihan Mayor Maria Angela Garcia ang siya ngayong bagong halal na unang kongresista sa katatatag lamang po na ikatlong distrito ng lalawigan po ng Bataan. Kasama rin pong nanalo ang kanilang kasanggana si Congresswoman Geraldine Roman sa una distrito. Lahat po ng kanilang mga alkalde ay nagsipanalo rin sa 11 bayan at isang lungsod ng lalawigan po ng Bataan. So binabati ko po kayo, sana ay magpatuloy ang inyong magandang paglilingkod bayan sa ating mga mamamayan upang kayo'y patuloy pong pagkatiwalaan. Samantala sa ating Balitang Agri, Balitang Negosyo. Balitang Pang-Agrikultura. So alamin natin sa ating Balitang Agri, Balitang Negosyo, sa ating Balitang Pang-Agrikultura, itong mga bagay-bagay na pupwede nating paon na rin ngayong panahong ito ng pandemya. Nasa linya natin si Ms. Reselda Medes. Magandang umaga sa inyo, Ma'am Reselda Medes. Ito po yung manager ng Livestock and Aquaculture Manager ng EDL Agritourism Farm. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ay, musta na po kayo at kinukumusta rin kayo ni Doc Rolly Encarnacion. Ayun na po. Magandang umaga po, Doc Rolly. Ayun. Ano po ba yung inyong maibabahagi kaugnay nitong integrated livestock agribusiness sa ating mga mamamayan, katulad po ng mga pilot project na inyo pong itinutulak dyan sa EDL Agritourism Farm? Oo po. Pali po, naalala niyo po na naging bisita niyo po ako, Carol, nung I think 2 years ago na po yun. Ay, yung yeah, tungkol doon sa pag-aalaga ng igat. Ayan po, naalala ko nga pala. Kayo, i-guess ko din sa programang sa kabukiran noon sa yes, DZMM, ano? So, kumusta na po ba itong pag-aalaga po ng igat? Ayun po, sa kabila po no dumaan tayo sa pandemya, yung pong nagpumasok po yung maluwag na taon, nakapag-harvest po tayo. Bali po yung alaga po natin, nagkaroon po tayo ng mga market na
table size po, yun po yung naibenta po natin. Dahil ayun, na po so ibig sabihin pala nito, tuloy-tuloy ang inyong programa sa larangan ng pag-aalaga ng igat. Opo, opo, opo. Abay, napakagandang programa nito. So, total na, pag-usapan natin yung igat, ano? Yung, kapag sinabi bang igat, ang alam ko kasi, ang paborito ko dito, yung pabuka sa Tagalog, Yung nahuhuli sa tabang, yung lumalaki, di ba? Apo, apo. Meron din namang nahuhuli sa mga palaisdaan at sa dagat, kung tawagin naman to palos. Yes po, opo. Yes, so, yung inaalagaan ninyo, anong klase naman ng igat ito? Kung yung pangalawa pong sinabi niyo, palos po. Palos, maliliit siyang palos, pero ito inaalagaan ninyo saan? Hindi ito sa palaisdaan kundi sa ang lugar. Po. Sa fresh water po. Ito po ay pinapalaki sa pwede pong palakihin sa mga tangke, circular tank or pudradong tangke. Yung iba naman po, may mga nagsubo po na mag-alaga sa fish pond, yung earthen pond po na tinatawag. Pero high intensive po ang pwede nilang gawin kung ganito yung paraan ng kanilang pag-aalaga. Kinakailangan po ng malakas na aerator, hangin upang suportahan po yung isda po. Kasi kinakailangan po na mataas po yung dissolved oxygen o hangin na kailangan po ng isda para lumaki at makasurvive. Ayun. Ma'am Roselda, pwede po bang hinaan ng kaunti po yung inyo po monitor? Ayan, okay. Ayan, para po medyo maliwanag po yung ating diskusyon. So, pero isasama ko na rin sa kwentuhan natin si Kapilesito Jun Espiritu. Ka-Jun, good morning! Hey, Jared, magandang umaga sa atin. Bago yung balita mo, sumama ka muna sa diskusyon namin ni Ma'am Rachelle Damedes tungkol dito sa integrated livestock agribusiness, ano? Ah, okay. Pinag-uusapan namin yung igat, nakatikim ka na ba ng pabuka? Ah, ang igat na titikman po yung nasa ano, yung brackish water. Yung palos, ano? Ay, yung palos dito sa ano yun? Sa dagat. Ano, dito yun dati sa DRT, yung malaki. Pero ang paborito ko yung nasa ilog, yung igat na, o yung tawag yung palos eh. Yung pabuka, yung inaadobong masarap yan. So, pero alam ko itong alaga ni Ma'am Roselda, mas masarap. Dahil ito, for export ba to sa Japan? Opo, yan po yung ini-export sa Japan. Ayun, so hindi na, mas magandang balita pala to sa ating mga kababayan na ngayon lang nila nalaman, pati pala yung igat ay ini-export na sa Japan. Ano? Opo, sir. Samahan mo ko, Kajun, ano? Ikaw, magtanong tayo kay Ma'am Roselda. Paano po ba, sige po, ano po ba ang preparasyon para po sa ganitong klase po ng pag-aalaga ng igat? Apo, bali po kami po ay nagsimula lamang ng malaki na po kasi yung aming sinimulan at pinuhunan sa ganitong pag-aalaga po ng igat. Meron po kaming 19 na tangke na ang sukat po ay 4x6 at ang lalim po ay 50 centimeter. So, bali ito po, kinakailangan po ito ng tuloy-tuloy na patubig. Kinakailangan po ito ng malakas na aerator dahil papaganayan po ito ng 24 oras sa loob ng itong araw. At kinakailangan din po ng suporta po ng pagkain. Dahil requirement po ng igat ng mataas na crude protein. So, bali ang pagpapakain po nito, kailangan po na maibigay po sa unang pagbili po nito. Ang igat po, ang tinatawagin po ay glass eel sa simula po ng pag-aalaga. Nakakabili po nito sa General Santos, sa Jensen, o kaya po sa Cagayan kung gusto po nilang mag-alaga ng So, ang binabanggit mong nakakabili, yung binhi? Yes po, sir. Tawagin po natin ay glass eel o fry. Yun po. Gano'ng kalalaki yan kapag inalagaan mo na simula? Para po siyang karayom. Needle size po yung kanilang itsura. Sa nakukuha lang ito ka mo sa Jensen? Saan pa? Opo. Meron din pong nanguhuli nito sa Cotabato. So,
ang mga farm na pong ito ay registrado sa BFAR, kinakailangan din po na alamin po nila kung ito po ay legit, dahil maari po kasing makabili sila ng hindi maganda. So kinakailangan din po na makitugma po sila o makitap po sila sa tamang bilihan kung gusto po nilang magsimulang mag-alaga ng igat. Kajun! Hello, Kajun! May katanungan ka ba? Tarad, may tatanong lang ako. Hindi ho ba mahirap alagaan yung igat? Dahil yung sa pagpapalaki niyan, medyo mahirap dahil wala nang kaliskis, lalo na sa tangke. Once na nagkasugat, nagkakaroon ka agad ng problema. Ako. Sa totoo po, mahirap po mag-alaga ng igat kung hindi po naiintindihan yung pong iba't ibang paraan po ng pag-aalaga. Marami pong sumubok dahil sa inaakala nga po nila na mabilis lumaki. Mm-hmm. Pero dahil po hindi nila naiintindihan na maproseso po. Dahil kinakailangan po siyang palitan palagi ng tubig. Yung bang tubig niya tuloy-tuloy, pre-flow? Opo, kung kinakailangan po, kung meron pong maraming tubig, hindi po hirap yung ating po mga kasama na magpadaloy ng tubig, mas okay po yun. Pero kung hindi naman po sila maraming supply, wala silang maraming supply na tubig, maaaring po na palitan po yung tubig isa o dalawang beses sa isang linggo. Ayun. Ano po yung kinakain ito ng igat? Opo. Sa simula po, sir, pag po ito ay glass eel pa, katulad din po ng karaniwang isda na ornamental o iba pong mga isda, nagpapitig po tayo ng bloodworm o tinatawag na tubiflex po. Mm-hmm. Opo. So, ang purpose po ng tubiflex is para po yung tiyan ng maliliit na glass eel na ito mag-expand upang kapag natuto na po silang kumain, parang bata po, ng feeds, hindi po ganun sila mabigla. Mm-hmm. So, ang pag-aalaga po ng isda, para rin pong nagpapalaki tayo ng bata. Kasi po, talagang kinakailangan po yung tutok po dito sa pag-aalaga na ito. Tama po yung sinabi ni Sir, ni Kajun, na kapag po hindi, wala po silang kaliskes, pag hindi po naiintindihan ito ng nag-aalaga, maaari po sa isang tangke, maaari pong malusaw, mamatay ang naalagaan po natin. Kaya napaka-sensitive po nito na alagaan. Kailangan ba ng bubong o kalandong? Opo, ito po ay kinakailangan na nakashed sa paligid. Sila po ay nocturnal, ibig sabihin po, mas gising po sila kapag mas nakakakita po sila pag madilim yung paligid. Tama. Karod, may tatanong lang. Sige, tuloy mo lang. Nung na-interview ko dito sa may Concepcion Tarlac, ay nag-export rin siya sa Japan. Pero meron siyang sizes. Opo, meron siyang sizes na kailangan lamang makamit bago kunin ng buyer from Japan. Ano po yung size talaga noon? Tama po. Ang nire-require po ni Japan at saka po ni Korea ay Kuroko. Ibig sabihin po, pag sinabi pong Kuroko, magsisimula po ito sa 5 hanggang 6 inches. Ganun lang kalaki? Yes ganun po, lang. Sir. Ano yung, saan yan? Paano yan na binibenta sa Japan? Anong klase ng luto? Ano po muna ito, sir? Bali, buhay po ito na itatransfer po sa ibang bansa. Palalakin po po nila ito doon. Pag ito po ay lumaki na ng table size, sabihin na natin pong 400 to 500 grams, ito po yung ginagawang unagi, kabayaki. Aba, yan pala yung nasa Japanese restaurant. Yes po, yan po yung kanilang paborito sa mga lansangan na iniihaw. Yan po ay kanilang pangkaraniwa ng pagkain. Unagi? Yes po. Abay, hindi nila alam, ito pala igat dito sa Pilipinas. Apo. Yan po yung isineserve din po dito sa mga Chinese restaurant natin na may kamahalan. Mga magkano isang piraso yan kapag sinuma mo bawat isa? Apo. Bali po, kung bibili po tayo ng glass eel, sa ngayon po, ang
ang bantayan po na sinusubaybayan namin sa Glass Hill, ang isang kilo po, ang katumbas po niya ay 6,000 piraso. Isang kilo? Yes po. Ang dami pala. Pero ang halaga po nito, Carod, ay 15,000. Sa ngayon, 15,000 per kilo. Ganong katindit pala tong halaga ng igat. At dapat siguro mag-alaga na lang tayo ng igat ka dyan. Carod, may tatanong lang uli ako. Kasi yung igat na pagkakilala ko, tulad sabi natin yung kulay itim dyan sa mga brass cutters. Pero apo, yung igat na yan, kapag lumaki yan, palos yan eh. Yung katulad apo dito na nakukuha sa hilltop. Noong dati, paborito ng nasirang President Marcos. O kami pa nagdadala noon sa parte ng Malacanang para ibigay i-regalo si President Marcos noon. Dito sa hilltop, noong sa gra. Yun yung malalaki. Malalaki. Apo. Pareho rin no ba yun, yung klase na yun? Apo, apo. Kajun, bali para rin po sa kaalaman ng lahat, dalawang klase po yung igat na nahuhuli natin sa Pilipinas. Actually, marami pa po yung klase. Mm-hmm. Pero yung pangkaraniwan po at kilalang kilala ay tinatawag natin Bicolor Pacifica at saka po Marmorata. 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 Apo. Yung Marmorata po, sa physical po na kaitsurahan, meron po itong camouflage sa katawan. Ibig sabihin po may batik-batik po ang kanyang katawan, mula ulo. Ganun din po, meron silang pagkakaiba po sa dorsal fin. Ang Marmorata po ay long fin. Ang Bicolor po ay short fin. Ibig sabihin po, pag isinuri po yan, yung batok po nila, mas mahaba po yung fin sa Marmorata. Ang Bicolor naman po is mas malayo. Nasa halos kalagitnaan po ng katawan nila yung dorsal fin po nila. Nabakatuling kasi yung palos na yan. Kaya nga sinabi yung palos eh. Madulas. Apo. Madulas po. Pero yung alaga ninyo, anong klase doon? Dalawa po, karod ang inaalagaan po namin. Meron po kaming Marmorata at meron din po kaming Bicolor. Ayun. Ano yung mahal dyan? Yung Bicolor po. Pag ibinanta po ang Bicolor, mas mahal po ito at mabilis lumaki. Samantala po, yung pong Marmorata, mura po itong mabibili, pero mura rin po itong maibibenta. Pero mas mag-aalaga po, mas sensitive po ang Marmorata kumpara sa Bicolor po. Tumatanggap ba kayo ng contract grower? Sa ngayon po, Carod, hindi pa po namin siya na pag aaralan na pag-uusapan kasi po gustong yung sistema po ay meron pa po kami inaayos. Una-una yun pong yung tama talaga na ma-meet po namin hanggat maaari huwag umabot ng taon o ang pag-aalaga. Yun po yung pinag-aaralan namin para po makabilis makabalik yung pera, yung income po, yung mga ginastos. May kamahalan din po kasi yung feeds po nito. Ito po ay imported, yung pinakain. Ah, pati pagkain yan eh. So sa loob ng isang taon, mga ilang igat ang inyong naalagaan? Bali po nagsimula po kami noon na may kalakihan. 70 kilos po yun, Carod, na 70 kilos yung una po namin sinimulan. Pero naibenta po namin yung lahat. Na nung pangalawa po na nag-alaga po kami, na bumaba muna po kami ng bilang, nag 20 kilos muna po kami. Mm-hmm. At naghalo na po kami ng Bicolor. So nakita po namin yung difference. Si Marmorata po yung nauna na may katagalan, pero nung nag-alaga po kami ng Bicolor, ang bilis po nung perang bumalik kasi 6 na buwan pa lang, pero na po siyang 6 inches. Ayun. So opo, kaya kung sakali po, mas prioridad po yung Bicolor. Ayun. Ano po yung telephone number, ma'am, na pwede kayong makontakt para po sa mga gustong magtanong tungkol po sa pag-aalaga ng igat? Ayun po, ang aking pong numero ay 0977-2650-346. Ulitin ko po, ang telephone number po ni Ms. Riselda Medes ay 0977-2650-346 para po sa inyo po kung gusto po ninyo magpaturo kung paano po ang negosyo sa ilalim po nitong integrated livestock agribusiness kaugnay po sa igat. So nasa sa inyo po ang pagkakataon, ano po ang payo po ninyo sa ating mga taga-subaybay?
Ayan po. Kung nais niyo pong mag-alaga po ng igat, maaari po na kontakin niyo lang po ako upang maibigay po namin ang tamang preparasyon, paghahanda, una-una. Isa-isa rin po sa lokasyon at napakahalaga po ang source ng tubig. So kung gusto niyo po at interesado kayo talaga na matutunan po ito, maluwag po ang aking oras, pagkakatao upang mabigyan po kayo ng mga tips. At pangalawa po, meron na rin po tayong grupo o samahan na kung saan meron po tayong maasahan na supply at market na tutulungan po tayo na maibalik ng mabilis yung ating pong ipopondo po sa pag-aalaga po ng igat. Yun lamang po, Karen. Okay, maraming salamat si Ms. Shelda Medes, ang manager po ng Livestock and Aquaculture ng EDL Agritourism Farm dyan po sa Tarlac. Mabuhay po kayo, Ma'am Reselda Medes. Balikan natin si Kajun. Kajun, yes. Anong mga balitang pang-agrikultura? Ito, mabilis lamang. Nakipagpulong mga agri-stakeholders kay Kalihim William Dar para pag-usapan at planuin ang tungkol sa ikabubuti ng agri-fishery sector ng bansa. Nagsama-sama ang mga chairperson ng National Banner Program o NBPCs at pagbabang priority program committees sa ilalim ng Philippine Council for Agriculture and Fishery o PICAP ng Mayo 11, 2022 kay Secretary William Dar para ibigay ang kanilang mga recommendations sa pagkabubuti ng sektor sa rice, poultry, livestock and corn, high-value crop, fisheries, aquaculture, climate change, environment and natural resources para ma-improve ang productivity at profitability ng mga ito. Kasama na dito ang pag-develop ng bakuna laban sa African swine fever, paghahanap ng mga pagkukunan ng alternatibong pataba, updating ng commodity roadmap, pakikilahok para tingnan at matasa ang rice tariffication law, ma-review ang mga polisiya sa importation at pagtatayo pa ng mga post-harvest and processing facilities. Habang na-acknowledge ni Secretary Dar ang mga payo o advice ng lahat ng stakeholders ang kagawaran ng pagsasaka, ay patuloy na ginagawa ang kanilang mga tungkulin para sa kabutihan ng industriya sa pagsasaka at pangisdaan. Sa nasabing pagpupulong, banggit ni Dar sa mga stakeholders, and I quote, "Ako po ay nandito na tutulong sa ating mga magsasaka at mangisda at sana sama-sama po tayong lahat, yung kagaya ng mga leaders ng mga farmers association, na civil society, consultation is a must. But that at the end of the day, we need to distill all this and have the best decision for the country." Sa pagpupuling din niya, ni-report din ni Secretary Dar ang Duterte legacy for the Philippine agri-fishery sector at pinakita ang mga estratehiya para matulungan ang bansa na makasurvive sa nagbabantang food crisis. Dagdag pa dito, binigyan din ni Secretary Dar ang National Agriculture and Fisheries Modernization and Industrialization Plan na 10-year strategic plan na bunga ng multi-sectoral consultation at whole of the nation approach na may proposed budget na 200 billion pesos kada taon na naka-detalyado at pwedeng maging batayan o guya ng susunod na administrasyon. Sa puntong ito, sinabi ni Secretary sa Ingles, "There is global disruption of food supply chain. The new leadership is given this challenge and one thing to highlight here is there must be political will to produce as much as we could in the country. The leadership of the BDM presidency will have that political will give that topmost priority to the sector of agriculture and allocate significant budget support." Yan lang karon. Okay. Sa Department of Agriculture. Thank you. Maraming salamat si Kajun Espiritu. Sa ngalan po ng ating mga nakasama, ang aking co-host na si Geraldine Cheche Vega Masikat. At siyempre po, ang ating mga nakasama sa loob ng studio, ang sa ating technical side, si Engineer Daniel Tenco. Sa ating production, si Mace Alino Dayon-Dayon. Ang ating mga writers, si Abby Malanday, kasama ang sa Socmed, si Kim Gomez, si Juana Luna. Sa ngalan ni Michael Deyang. Ako po si Rod Eason sa Kabukiran at Kabuhayan. Karangalan kung kayo'y mapaglingkuran. Magandang umaga po!